Yes, sir. Okay, nice. So these are the list of titles and advisors. Meron pa lang pong advisor ID yung pong may nakasulat na advisor sa kanilang tapat. I will be waiting until November 5. Yun yung in-announce ko nung isang araw o kahapon yata. Pero may next na kasi on deadline, that will be 5, 6, 7, 8. Ang deadline po ng chapter 1 ay November 8. So kung wala pa po kayong advisor sa ngayon, edi medyo mahirapan po tayong magpa-evaluate ng chapter 1 kasi wala ka pang advisor. But you need to submit chapter 1 by November 8. That is Friday. Bigyan niyo po ng allotment ang inyong advisor sa pag-check kasi hindi po yan on the spot. Pag binigay ninyo, ay mapipirmahan nila or matcha-checkan po nila. Okay? But I need your compliance by November 8. Kasi kung hindi po tayo magsiset ng deadline, ay hindi rin po tayo makakasunod sa ating schedules. So, si Alburo Endador ay meron na po, si Doc Jermin. Kailangan nyo po ng technical advisor. Then, si Balmaceda and si Olivar po ay si Ma'am Meryl. No need for technical advisor. Caraballido and Usman, si Doc Jermin. Piscal and Rapol, Ma'am Meryl. Dalion and Ruado, Ma'am Laika. Dalida and Orihenes, Ma'am Laika, but you need a technical advisor. Dapol and Zeta, si Doc Jermin. Huerto and Lopez, si Doc Jermin, but you need technical advisor. Matriano Salitico, si Doc Seco, or si Sir Seco, you need technical advisor. And Reblora Talavera, si Ma'am Meryl, but you need technical advisor. Ang pamimilian nyo lang pong technical advisor ay si Ma'am Razel at si Sir Janel. Okay. Next po sa automotive, ang may advisor pa lang po, Allegri Owasnon, si Ma'am Vivian, you need technical advisor. Rocamora and Sales, si Ma'am Vivian, you need technical advisor. Ang pwede nyo lang pong kuning technical advisor ay di yung automotive po ang major, si Sir Harold po at si Sir Godwin. Ang civil po ay wala pang advisor ang kahit sino. Sa computer programming po, si Aguila at si Tumala, si Doc Calderon, Banyas Hernandez, si Doc Calderon. Sa electronics technology, Garcia Ole, si Prof. Apple, you need technical advisor. Si Marco Maoleon, Prof. Apple, needs technical advisor. Morado, T.I., Christopher, Sir Christopher, needs technical advisor. Paciente Ursulino, Sir Christopher, you need technical advisor. And Ortiz Villena, you need, Ma'am Meryl, you need technical advisor. Ang allowed lang po natin na technical advisor for electronics technology ay si Ma'am... si Ma'am Joanne o kaya ay si Ma'am, anong pangalan ng isa? Si Ma'am Jessica po. Ma'am Jessica Milanes. Yeah. Sir, good evening po. Pwede yes po. Pwede po ba si Sir Yang sa technical advisor? Nang anong major niyo po? Electronics po. Sige po, okay lang po si Sir Yang. Pwede rin po pala sa mga computer major. Basta po wag yung nasa list of advisors, ha? Sa electrical technology, ay ang tatlong grupo, wala pa po silang advisor. Ang close na po sa ngayon ay si Doc Jermin at si Ma'am Meryl. The rest po ay bukas pa naman. No? So I hope and pray na magkaroon na po kayo ng advisor as soon as possible para magabayan po kayo sa kung ano po ang gagawin sa bawat chapter na i-require ko. Magtuturo ako but it will be in general. Ang specific na mga guidelines ay magmumula sa inyong mga advisors kasi yung context, yung technicalities niyan ay sila ang mag-a-advise po sa inyo. Na. So, Sir JC, okay ka na ba? JC. Ako na po. Ang mag-present. Sige, mag-present ako. I-present po ng ating class officers ang ating pong kapirahan kung ano po ang nangyari. You may proceed po. Thank you. Thank you, sir.
Ayan. Hello, narinig po ba ako? Opo. Yes po. Yes po. Ayan, thank you. So first, good evening everyone. I would like to apologize for the interruption as early. Kanina, yung ayan. So ito po yung financial statement natin. Title of activity is Proposal Defense. And organization or program is BTBTED 3A3BTC. So the number of participants is 100. So ito po ay ginawa natin noong October 21 to 22, 2024 sa SLSU Lucena Clinic Room. And under po ito ni Sir Jess Mark A. Alenea po, our campus director. So our total of fund amount is 20,000 and our last expenses po is nagkakahalaga ng 12,150. So ano nga po ba yung mga nagastos natin nung nakaraang title defense? So una na po dyan is yung rational. Ito po yung pinrint na rational po ng bawat isa. Yan, so nagkakahalaga po siya ng 1,011 pesos. Sa Sun Life Bookstore po, ito po ay yung binili na ring binder and yung plastic cover po para sa pagpapabind po ng ating rational. So sa Laswerte naman po is ito po yung groceries na pinamili namin na kakailanganin po dun sa title defense po yung mga for example niyan is yung pong mga tinapay na binili for our panels. Yan, nagkakahalaga po siya ng 1,650. Also the Goldilocks po, ito po yung mga slice cakes po na binili rin para sa ating mga panel na nagkakahalaga po ng 874. And next is utensils. Ito naman po ay yung mga disposable spoon and fork, paper plates, and yung pong mga baso po na binili natin nung nakaraang title defense po. And then snacks. Ito po yung mga pika-pika na pinakain din po natin sa mga panels na nagkakahalaga po ng 386. And the breakfast po, ito po yung inalmusal ng ating mga panel na nagkakahalaga din po ng 1,050 pesos. And then yung lunch, Jollibee, worth 1,425. And yung merienda po na turon and palabok, which is 950 pesos. Yung fruits naman po is, ito po yung ubas, yun, yung saging, and then lansones po na nakakahalaga ng 523 pesos. Sa tubig po, ito po yung nasa dispenser natin, which is, nakabili po tayo ng, I think, dalawa for 2 days of title defense for a total of 70 pesos. And the next day po is yung breakfast ulit na nakakahalaga ng 1,380. And then lunch is ganun din po, 1,380 pesos. And then yung merienda po is yung puto, which is 450 pesos. And yung pinanggas po para ma-pick up po yung Jollibee na in-order po ni Sir Patrick Gloria, worth 50 pesos po yung ginas sa kanya. And then yung transportation naman po is ito po yung pinamasahe namin back and forth sa school, sa pagbili ng grocery po and other needs po na kailangan for the title defense, worth 237 pesos. And for a total of 12,150 po yung expenses natin. And may remaining balance po tayo na 7,850 po. So that's all po. Thank you. Thank you very much, Tres. Itaas mo, sir. Yan. Yung title of activity will be title defense. Ay, okay po, sir. Babaguhin na lang po. Salamat. Tapos, bakit 100 lang yung participants? Meron akong 103 students, excluding yung mga hindi, yung mga nag-drop. Opo, sir. Less po sila. O, na-less na nga. Pag ina-less mo yung mga nag-drop, 103 kayo in total.
103 po. Opo. May lista ka ng bayad? Yes po, sir. Binilang ko po. Sige. May copy ka ng master list ng students? Yun lang pong list ng mga binigay po ng mga nagbayad po ng representative po, sir. Sige. I will be sending you the master list para malaman natin kung sino yung tatlo na nawawala. Ah, okay po, sir. Thank you po. Thank you. So, yung natitira pong pera ay itatransfer sa proposal defense. Ano po? But let's now proceed. Mayroon po katanungan sa body. Calling once, twice, thrice. Kung wala na po, let's proceed po to our lesson. I'll be sharing my entire screen again. Can you see my screen? No. Opo. Okay. Okay na po, sir. Thank you. So our discussion will be general. Welcome to module number 6. Introduction. So this is chapter 1. So for the ILO or intended learning outcomes, una, you are expected to demonstrate understanding on the different components included in chapter 1 of the research proposal. Second is examine examples of each part of chapter 1 of the research proposal and develop comprehensive and well-written chapter 1 of the approved research title. So isa na lang ang ipoproduce ninyo kasi isa na lang ang topic ninyo per group. So for the overview, our goals are our guiding stars in achieving best results. Mula sa title, alam natin kung saan na patutungo yung ating pinag-aaralan. So it is very important that you know and you understand well ano ba yung goals na ia-attain ng iyong research. So with this as premise, ang chapter 1 ng research report is dubbed as the introduction. Ang tawag sa kanya ay introduction o panimula. This part of the research proposal, in general, they serve as the driving force that ignites the researcher's will since it ensures the better and more comprehensive start. Dito nakapaloob kung ano ang nasasaklawan, ano ang nasasakupan, gaano kalalim ang iyong pinag-aaralan. Dito rin makikita ang objectives of the study or statement of the problem na siyang magdadirect ng laman ng inyong chapter 2, chapter 3, chapter 4, and chapter 5. Alignment is very important. So kung anong iseset natin sa chapter 1, dun lang din susunod yung alignment ng chapters 2, 3, 4, and 5. Kaya mahalaga na chapter 1 pa lang refined na tayo. Ang chapter 1 somehow maybe 6 to 10 pages, maigsi lang siya pero napakahalaga ng chapter 1. Bakit? Kasi siya yung nagbibigay ng direction sa buong manuscript. Chapter 1 comprises of the following parts. First, we have the introduction. Ayan. Then we have the background of the study. Then we have the objective of the study or a statement of the problem. Then we have significance of the study, scope and limitation, and definition of terms. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadaanan natin yan isa-isa tonight. So let's start with the introduction. Mula sa salitang introduction, kaya nga siya ay panimula. So ibig sabihin, magbibigay ka ng overview sa kung saan nakasaklaw o kung saan nakakabit na malaking thought yung iyong pinag-aaralan. So katulad nung kung paano ko diniscuss sa inyo kung ano ang nilalaman nung rational, ito yung malawak tapos papunta sa specific. So this is usually one page write-up. Hindi ko ini-encourage na maging two pages ito. Mas maganda kung one page lang pero hindi naman half page kasi naka-double space na yung ating papel. Kung i-half page mo pa siya, masyadong maunti na yun. Pwedeng dalawa o tatlong paragraph. But mostly, dapat one page lang po ito. It discusses general concepts of the research topic. Kaya nga kung ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa paggawa ng trainer, so ang introduction mo should focus on education per se, at ano ang mula sa malaking education, ano ang ambag ng trainer, ang trainer ay isang uri ng instructional materials, etc. So mula sa topic ninyo, uugatin ninyo kung ano ba yung malaking
konsepto na nakasasaklaw sa inyong topic. It may include synopsis of related studies. Okay lang na sa introduction pa lang ay meron na kayong sinasite ng mga related studies. Yung first statement pa lang ay pwede na ninyong isite agad kung sino ang nagsabi, lalo na kung napakahalaga nung kanyang sinabi. And the literature which can strengthen the reason for the investigation. However, the introduction should not be a compilation of research literatures and studies. Furthermore, ang flow ng discussion should naturally lead from macro to micro level. Ibig sabihin ng macro ay malawak, pag sinabing micro ay maliit. So sa introduction, medyo malawak muna ang ating approach. Kung ang problema mo ay absenteeism, ang una mong binibigyan ng importansya sa macro level sa introduction ay ano ba, K-12 ba ang ating pinag-uusapan or curriculum ba ng CHED or ng tertiary education? Bago ka pumunta doon sa mga different factors or problems. Ano? So, kung ang iyong topic ay paggawa ng chicharon mula sa isang seashell, ano ang malaking konsepto na pinagmumulan nito? Maaaring nagsimula ka sa ang bayan, maraming ganitong uri ng seashell, bakit siya abundant, etc. So, you need to look into what is the bigger concept. Then you briefly outline the need to undertake the research study. At the same time, to show how serious your chosen study is, it is recommended that student researchers should also present some statistical evidence of its gravity. Bagaman nagbibigay na ng pahintulot na gumamit nito, pero most of the time sa SLSU, you do this in the background of the study. For the introduction, just a one-page general, hindi kayo pwedeng mag-cite ng sarili ninyong opinion. Kaya kailangan nyo ng citation. No, if you are stating facts na halimbawa, mahina ang edukasyon sa Pilipinas, kaya kailangan kong gumawa ng simulator o ng trainer, sino nagsabi nito? So hindi pwedeng opinion-based, dapat tayo ay laging research-based. So they are expected to provide the complete details to justify that there is really a prevalent problem. Next, magbigay muna ako ng example ng introduction. Discard. Naririnig niyo pa ako? Yes po, sir. Okay. Nasendan ko na kayo ng example, di ba, ng research. Meron, ano? Yes po. Yes po. Pwede niyong gamitin yun para i-observe kung ano ang laman ng research, student research. Wala lang akong sample ng product development research, yung para sa mga commodity like mga chicharon, etc. Never pa ako nag-advise ng ganun eh. Wait lang. Let's try this one. Nakikita niya? Yes po. Diversion 19. Advice ko ito. So I will be your advisor. Umaabot kami ng 19 version bago siya maging okay. Yung mga naunang page ng tao dyan ay preliminaries, but we'll focus on chapter 1 first. Yan. Introduction. Tingnan niyo kung gaano siya ka-general. May kaya pa bang ilaki? Wala na. Ang topic ay design and acceptability of instructional trainer for building wiring installation. So, ina-expect natin na ito ay papunta sa electrical technology. At the same time, gagawa siya ng instructional trainer. But because introduction is a big concept, mag-start siya sa big concept. And it goes like this. Education facilitates conformity and assists the next generation in fitting into the logic of the existing system. Malaki siya, di ba? It evolves into a process of liberation, enabling individuals to develop the capacity to think critically and creatively about the world and to participate in its transformation. In this generation, as mentioned by Permanent Culture Now 2023, to assist in fostering the type of cultural transformation necessary to progress toward a cooperative and equitable future that is both environmentally friendly
and sustainable, individuals must reassess and relearn numerous approaches to working in the world and interacting with it and one another. To achieve these objectives, individuals must engage in self-education while actively exploring and experimenting, so paving their route for a prospective future. Bagaman ang kanyang topic ay tungkol sa building wiring insulation, because this is an introduction, wala pa siyang nabanggit tungkol doon. Kasi ang kanyang unang binabanggit ay yung macro level. We're talking about education, no? Para ka bang nagbi-build up ng kwento? Kung magkikwento ka, may build up muna before you go into the specific one. Then, you know, tingnan nyo yung transition mula sa macro papunta sa specific. According to the Indeed editorial team ng 2023, the field of electrical technology encompasses the examination of various electrical operations. So mula sa macro, nagkaroon ng transition at nagpunta sa mas specific. Because electrical technology is also a part of the bigger education, including the analysis of components, materials, tools, equipment, etc. Electrical technology and systems involve the conduction and generation of electricity. Electrical technology specialists are responsible for the maintenance of electrical power, etc. Are ay inabot ng 2 page ang kanyang introduction. Kung sa palagay ng advisor, kasi di ba, I do direct na sana isang page lang, mas advisable para concise yung thought. Pero pag sinabi ni advisor na hindi, kulang pa kasi yung concept, so dagdagan mo. So it's okay, inaalaw ko naman yun kasi ang masusunod kasi dyan ay kayo at saka yung advisor at saka yung panel. No? So kung sa palagay ay nakukulangan pa, you may add, pero wag naman sobrang dami ang idadagdag. Ha? Anyway, ako advisor nito at ako ang nag-allow na dagdagan pa siya. So pagdating sa dulo, mapansin nyo, this is more specific. But not too specific, kasi yung very specific thoughts and paragraph will be displayed or will be elaborated in the background of the study. So since electrical technology is more focused on operational and technical tasks, students will be more engaged, which helps them be prepared for hands-on activities if trainers are presented that support their studies. So nag-i-introduce na siya ng trainer, which is yun yung kanyang gustong gawing thesis. Students in electrical technology courses require more training materials as preparation before they proceed on to the actual building wiring installation works. Inadequate exposure to practical skills causes students so unfamiliar with the workplace and unable to adapt to changes, and the lack of instructional resources is becoming an impediment to what students will practice through performance-based works. Pansin niyo sa last statement, nagkaroon na siya ng argument ng problema. Ang sabi niya, ang kakulangan po ng instructional resources ay nagiging hindrance o nagiging problema sa kung ano dapat yung pinapractice ng students sa pamamagitan ng performance-based works. So sa last statement pa lang, may bawi na at parang may hint na okay, merong problema na kailangan palang i-address. But you're not actually exposing it so much yet, because yun ay trabaho ni background of the study. Naiintindihan pa po ako? Yes po. Yes po. Yes po, sir. Okay, nice. Next, background of the study. So this is the second part. It described the scenario that poses the problems and concerns needed to be addressed. This is much more getting specific. Connect this situation to the proposed study, and it is composed of a brief statement of the origin of the problem. It also includes the main reasons for the conduct of the study. It starts with an opening statement about the main topic. So same pa rin, macro to micro. Pero ang pagmumulan niya ay kung saan kayo natapos, kay introduction. So medyo slim na ng konti or medyo specific na ng konti, pero broad pa rin siya. Followed by a discussion on the specific topic leading to the problem identification. And lastly, a statement of the solution is presented. Yung rationale ninyo na may 6 paragraphs, ay ita-transfer po ninyo sa background of the study. So sa first paragraph, opening statements about the main topic, leading to a specific topic, kung ano yung nasa rational. So kung sa palagay nyo, hindi plansyado yung rational ninyo, edi i-consult ninyo kay advisor. Magko-comment naman si advisor, you need to add literature on this, sino ang nagsabi nito, dagdagan mo pa siya ng konsepto tungkol dito,
So you consult your advisor. For the second paragraph, discussion on the specific topic leading to your main problem, then presentation of your main problem, then evidences that the problem really exists. Fifth is present the causes and effects of the main problem. And the last is the presentation of a perceived solution to the problem and its strategy. So kung maganda ang pagkakasulat ng rational, ililipat lang siya sa background of the study. Again, kahit na po sixth ang nire-require, hindi naman po kailangan na sixth ito. Kasi minsan ay nahihit na ng isang paragraph lamang ang dalawang nire-require na thought. So if that will be the case, okay lang po itong mabawasan. Pwede ka rin pong magdagdag kung humihingi ng madaming evidences si advisor. Pag sinabi ni advisor, eh maunti yung ebidensya mo, dagdagan mo pa. So sige, dagdagan mo. As long as wag naman sobrang madami na. Kasi mag-e-expand tayo ng maraming thoughts sa chapter 2. Okay. So, let's look at an example. Ito, background. So, focus siya. Bagaman general ang electrical technology, kumbaga from the introduction na education na punta sa electrical technology, malawak pa rin kasi ang pinag-uusapan natin ay building wiring insulation lamang on a particular electrical technology. So malawak pa rin siya, meron siyang one paragraph. Pangalawa, naglagay na siya ng context na sa SLS Lucena Campus ay may BTVT and major in electrical technology na may subject na ALT04. And it includes variety of tools, etc. Then may third paragraph, kulang ng resources. So meron ng argument ng problema at may sinasite na siyang mga pinagmulan. Then pang ilan na? 1, 2, 3, 4, 5. Yun. So sa kanya, 5 lang. So this study developed an instructional trainer. Kayo, ang gagamitin ninyo ay future kasi proposal pa lang ito. Ito kasi naka-past tense kasi tapos na. So in your case, you will be using future tense. So thus, this study will develop an instructional trainer or will develop or will process a chicharon, etc. Yun. So it will be future tense. Lahat ng operational ay naka-future tense dapat. The last, the study will utilize, so future then, hands-on experiences task that will effectively develop and enhance the student skills in terms of wiring operations in residential and commercial locations. Naiintindihan pa ako? Apo, sir. Yes, sir. Nice, nice. Sana totoo ano. Okay, next tayo, objectives of the study. Yan. Saan nga kukuhain ang background of the study? Sa rational po. Objective of the study or statement of the problem. May kaibahan po tayo. Ano? Kapag po developmental, gagawa ka ng trainer, gagawa ka ng simulator, gagawa ka ng product sa FSM, ang gagamitin po ay objective of the study. Pag objective of the study, ang ginagamit po natin ay yung infinitive form ng verb. Let's say, to process, to develop, to design. That's the objective of the study. Ang statement of the problem ay ginagamit po natin kapag po descriptive ang iyong research. At ang statement of the problem po ay naka-question form. Example, tingnan po natin ang inyong mga titles. Si Albero Dador, banana heart chicharon, sa palagay mo, Albuero, ito ba ay objective of the study or statement of the problem? May Albuero ba dyan? Dador. Sir, good evening po, sir. Meron po, sir. O, ano kaya ito? Anong kailangan natin dito? Objective of the study or statement of the problem? Sir, paputol-butol po sir yung ano niyo po sir. Pagsasalita, gawa pong apakasihina po ng net sa amin. Okay, ulitin ko ha. Kapag developmental, kapag product development,
kapag basta developmental in nature, ang ginagamit po natin ay objective of the study, ang ginagamit po natin ay infinitive form of the verb, yung may to sa unahan. Kapag po ito ay descriptive, statement of the problem in question form. Okay? Example, si Alburo and Dador, sa palagay ninyo, anong gagamitin natin dito? Objective of the study. Number two, processing sensory evaluation ng sahang chips. Objective. Ito, assessing the challenges and coping mechanism in local food sourcing in Tayabas. Statement of the problem. Thank you. Depende sa nature ng inyong pag-aaral, basta developmental, ang gagamitin ay objectives of the study. Kapag ka descriptive, ang gagamitin ay statement of the problem. Ang kaibahan, kapag developmental, infinitive form of the verb, yung may mga to sa unahan. Kapag siya ay descriptive, ang gagamitin natin ay question form. Gets po? Yes, sir. Okay. Thank you. Most of the time, mga hanggang tatlo, apat. Kung naglilima ang iyong objective of the study or statement of the problem, ito yung pinaka-guiding principle ay yung pinaka-guide ng buong papel. Kasi sa objective, ano ba, objective of the study mo ay tatlo, ang hahanapin ko sa chapter 3, ay di kung paano mo siya ma-attain. Sa chapter 4, hahanap din ako ng tatlong answer sa objective. Tatlong answer sa statement of the problem. Kung tatlo siya sa chapter 1, tatlo dapat siya sa chapter 4, tatlo dapat siya sa chapter 5. No. So, example. So, meron tayong dalawa. We have the general objective, lagi naman, and we have the specific objective. Example. Technology research ito, developmental. So, ang gagamitin natin dito ay objective of the study. So, title, Development of Gear Trainer. The main objective of the study is to develop a gear trainer for BTDT and Mechanical Technology student that will provide a cost-effective and realistic setup of different gear combinations as used in the industry. That's the general. Then, for the specific objective, specifically, the study aims to, usually we just copy this one, specifically the study aims to, kung ikaw ay developmental at hindi naman pagkain ang dine-develop mo, ang gagamitin mo lagi ay mga sumusunod. To design, kung nandito na yung to, ay dibug mo lang ulitin. Kung inalis mo ang to dito, ay di ilagay mo dito sa umpisa. To design a gear trainer with the following features. Fabricate the instructional device according to design specifications. Test the performance of the trainer in accordance to its design parameters and evaluate the acceptability of the device in terms of, etc. No. So, medyo madaling mag-craft ng objectives of the study kung ikaw ay developmental kasi ito ay para bang prescriptive. Kung mapapansin nyo yung mga thesis na nasa library o mga previous years, magkakatulad lang halos sila ng objective of the study kapag developmental. Kasi sineset namin yan. So, ang sineset ng panel, una, is to develop. Pangalawa, to test the performance. Pangatlo, to evaluate the acceptability. So, tatlo lang kapag developmental. Kung pagkain yan, ang iyon dinidevelop, ang una palagi dyan ay to process the, kung ano mang produkto. Ang pangalawa ay to evaluate the to conduct sensory evaluation. Basta ang pangalawa ay focusing on the sensory evaluation like the taste, etc. At ang pangatlo ay yung acceptability of the consumers. So, tatlo. Kapag ka ikaw ay descriptive, dyan medyo nag-iiba-iba kasi depende po sa kung ano ang inyong topic. Igaguide po kayo ng inyong mga advisor kung ano po ang yung sakto na statement of the problem sa inyong pinag-aaralan. Ngayon, bukod sa inyong
advisor, pagharap nyo sa panel, ikinokorrect yan during the proposal defense. Kasi kailangan ma-finalize ang SOP or statement of the problem at saka objectives of the study sa proposal defense. So kung medyo may sablay dyan, ikokorrect namin yan sa defense para maging fix yung inyong gagawin sa pagkandak ng inyong study. So, uulitin ko, kapag objective of the study, ito ay developmental, usually ang ginagamit kapag po ikaw ay hindi naman pagkain ang dinidevelop, ang objective one mo ay to develop, pangalawa ay to test, at pangatlo ay to evaluate the acceptability. Kapag ito ay pagkain, ang una ay to process, pangalawa is to test the sensory evaluation or to assess the sensory evaluation like texture, taste, color, at ang pangatlo ay to evaluate the acceptability. Yung pa ng pagkain minsan ay may pang-apat. Ang pang-apat ay yung costing. To determine the cost per piece, etc. So, costing yung pang-apat. Kapag ka ikaw ay descriptive, gaya na sabi ko, it depends on your title. Nagigets pag kaya? Yes po. Apo, sir. Ha? Okay. Yan ay, syempre, dinidiscuss pa lang natin. Medyo parang nagigets ng konti. Pero, pag ginagawa nyo na, mas maiintindihan nyo siya kapag nagsusulat na kayo. So, we have two objectives, ha? We have the general and the specific. Ang general objective, most of the time, ay kinukuha lang natin sa kung ano yung title. Parang kinokopya lang ba natin? Kapag ka naman specific objective, ito talaga yung bilang. Kung tatlo siya, tatlo dapat siya sa chapter 4, tatlo siya dapat sa chapter 5. Dapat yung iyong mga objective or statement of the problem ay kayang sagutin kung ano yung meron sa iyong title. Halimbawa, ang title mo ay Processing, Sensory Evaluation, and Acceptability. So, malinaw, nasa title pa lang, ang aking first objective ay to process. Pangalawa is to determine the sensory evaluation. At pangatlo is to determine the acceptability. Then add on na lang yung to determine the costing. Example, nakikita niyo ba yung screen ko? Opo. Okay. So example, si Alvero at si Gayla. Gayla, ang kanila ay assessing the challenges and coping mechanisms in local food sourcing in Tayabas as a growing city, input for policy recommendations. Ito ay descriptive. So, statement of the problem ang gagamitin in question form. From the title pa lang, alam mo na kung ano ang iyong hahanapin. Kasi una, you assess the challenges. So, dahil question form, your first SOP is, what are the challenges in local food sourcing in Tayabas City as a growing city? That's the first. Ang iyong SOP number 2, what are the coping mechanisms in local food sourcing in Tayabas City as a growing city, in Tayabas as a growing city to address the challenges? And that's your second. Then pangatlo, input daw. So the third is, what policy recommendations may be developed from the findings of the study. So, kung mahalaga yung title kasi dito mo makikita kung ano ba yung ilalagay ko sa aking statement of the problem. Katulad din ito, examining the integration and impact of foreign cuisines on Philippine food culture. So, pwedeng hindi ka dumiretso sa integration at hindi ka dumiretso sa impact ng foreign cuisines, pwedeng ang statement of the problem number one mo, ano muna? What are the different foreign cuisines in Philippine food culture? So, i-identify mo nga naman muna ano ba yung mga foreign cuisines na yan. Then, second statement, what are the integration present in the foreign cuisines on Philippine food culture? Yan. Those were just examples. And pangatlo, what are the impact of the integration of foreign cuisines on the Philippine food culture? Mula sa inyong objective of the study or statement of the problem, dito rin tayo humuhugot ng research instrument. Kasi kung ano yung hinahanap, yun dapat yung gagamitin mong interview guide o kaya survey instrument. No? So kaya ganun kahalaga ang ating objectives of the study at statement of the problem. Naiintindihan pa po?
Opo. Okay, let's proceed to an example. Objectives of the study, because this is developmental. So this is the general objective. The primary aim of this study is to design and develop an instructional trainer customized for building wiring insulation in the electrical technology laboratory. That's general. This is the specific. More precisely, the research sought to accomplish the following goals. Kung mapansin nyo, iba yung paraan ng pagsabi niya. But sabi mo kanina, sir, ay pwedeng kopyahin itong statement na specifically the study aims to. Pwede naman talaga. Ang problem mo, kapag kinopya mo yun, eh, naghihit siya as plagiarized kasi nga kinopya mo. So, yung ibang researcher na estudyante, inire-rephrase na lang para hindi siya mag-hit as plagiarized. Ang allowed lang natin na plagiarism level ay 10%. So, ito ay nirestate. So, more precisely, the research sought to accomplish the following objectives. Pansin niyo, ito ay naka-past tense kasi tapos na. Pero kung gagawa pa lang tayo for the proposal, the research seeks to accomplish. One, ito yung sinasabi ko kanina, to develop. That's the first one. Pangalawa, to test. Pangatlo, to evaluate the acceptability. Itong apat na nandito, depende po tayo ito kay advisor at kay panel kung ano po ang ipapalagay. Sa umpisa, ikaw at si advisor ang magde-decide, pero pagharap nyo sa panel, dadagdag na si panel, sasabihin niya, parang hindi ito akma sa kung anong hinahanap. Palitan natin o dagdagan natin. So, meron pa hanggang 6. So, yun po yung ating OOS or Objectives of the Study at Statement of the Problem. Next, proceed po tayo sa next part, Significance of the Study. From the word itself, ang ibig sabihin ng significance ay kahalagahan ng iyong pag-aaral. Ba't ka mag-aaral kung hindi naman pala mahalaga? Ba't ka pa magkakonduct ng thesis? Hindi naman pala mahalaga. So, all research that have been conducted, regardless of its nature and orientation, aim at developing and enhancing the system. Dapat may contribution. Dapat may kahalagahan. May importance. They are conducted so as to bring changes, innovations, and may even challenge the system. So with this, research brings significance for its target client. For educational research, dapat nag-a-add tayo ng benefits to every member of the academic community. In general, significance of the study embarks upon the importance that the research might contribute to the major stakeholders. So, dapat may contribution yung ating research. So, example. Yan, significance. The researchers developed an instructional trainer for building wiring insulation that will benefit. So, naging past lang kasi tapos na. Pero for you, that will benefit the following. The educators. Ano ang maitutulong ng study mo? The trainer would stand as a guide which would make their lessons and activities easy to demonstrate. They may apply what they have taught, thereby linking theory to practice. So, anong naitulong sa educators? Anong naitulong sa academic community? Anong maitutulong nito sa estudyante? Anong maitutulong nito sa researchers? At anong maitutulong nito sa future researchers? So, ang arrangement po nito ay from macro to micro din. So, mula siya sa malawak, paliit. No? O kaya, you start with, sino ba ang pinaka-importante o pinaka-makikinabang? Sila yung mauuna. Then, huwag kakalimutang isama, dapat laging, for the researchers, anong naitulong nito sa inyo, at dapat laging may future researcher. So, huwag mawawala itong dalawang ito. So, let's say for example, your topic is assessing the challenges, itong kay Alvera at Gayla, significance could be, una, ano ang maitutulong nito sa local food sourcing sa Tayaba City? May maitutulong ba siya sa palengke or sa vendors? May maitutulong ba ito sa munisipyo or sa city hall? Anong maitutulong niya sa academe? May maitutulong ba o wala? May maitutulong ba ito sa estudyante? May maitutulong to sa'yo as researcher? At may maitutulong ito sa future researcher? Or baka may maitutulong din siya sa community? So based on your title, based on your problem, you will identify kung ano yung magiging significance o magiging contribution o kahalagahan nito to particular stakeholders na related sa inyong topic. Naiintindihan? Yes, sir. Hindi pa kayo tulog? Hindi pa po. Okay. Next,
Let's proceed to the scope and limitation. This is the second to the last part of chapter one. The scope and limitation is very important. Most often than not, student researchers would fail to set the boundaries of their investigations. Hindi mo kasi halimbawa, nasa na yun? Ito halimbawa, Aranilla Biscocho. Examining the integration and impact of foreign cuisines on Philippine food culture. Sa basa mo pa lang, foreign cuisines, napakadami ng bansa sa buong mundo at napakadami ng food sa buong Pilipinas. So, kaya mo ba yung aralin lahat? Siyempre hindi. Diyan pumapasok si scope and limitation. Kasi this part will limit hanggang saan lang ba yung nasasakupan ng iyong pag-aaral at ano yung hindi niya sakop. Yan. Halimbawa, ay ang sakop ko lang po diyan ay Korean at saka po Chinese at saka po Indonesian. That's your scope. For the limitation, ay di, ang statement po could be other than the three that were mentioned, they are not included in this study. So that is your limit. No? So scope and limitation are very important. Minsan, sa simula ng ating pag-aaral, medyo mapangarapin tayo, opo, alamin ko po itong lahat, pero pagkatapos mong maisulat at makapag-conduct ng mga survey at makagawa ng device o makagawa ng pagkain, may mga bagay na hindi mo pala na-attain. And it will be okay as long as na-attain mo yung medyo mas malaking bahagda ng iyong ginugusto. Yung lahat ng hindi na-attain ay ilalagay na lang natin sa scope and limitation na hindi po ito saklaw ng aking pag-aaral. No. So, you need to limit. Example. Scope and limitation. So the main goal of the study is to design, develop, and evaluate the instructional process for constructing building wiring insulations. The capabilities and configurations of the trainer would focus. So yan na, nagbibigay siya ng scope. Ang focus ko lang po sa pag-aaral na ito ay installing electrical lighting system katulad po ng auxiliary receptacles and lighting fixtures. So kung halimbawa ang gagawin mong pagkain ay may scientific name na masyadong malaki at malawak, iba't ibang uri ng shells, iba't ibang uri ng papaya, iba't ibang uri ng saging. So sa scope and limitation may ilalagay na itong particular scientific name lang ng saging na ito ang aking pag-aaralan. Ito lang po ang saklaw po nito. Pwede mo ring lagyan na sa saging ang aaralin ko lang po yung balat. So that's the scope. At yung pong ibang bahagi ng saging ay hindi na po kasama, that's the limitation. No. Tingnan niyo, this is a limitation statement. The trainer would not cover other competencies in the training regulations for building wiring insulation. So nag-cite siya ng general statement, ito yung aking gustong mangyari, pero ito lang po yung scope. Yan. At ito po yung limit. Yan. Since this is a trainer, students may do installation. So, bahagi ng scope. Ano pwedeng gawin ng student dyan? Pwede pong mag-install in repetition to master the skill. Makakatulong po ito para yung estudyante, yung teacher, maka-perform ng laboratory task. Tapos, maka-develop ng productivity and competitiveness. Tapos, ang target po nito ay mastery of specific electrical task, etc. The trainer would aid, makakatulong din po siya for technical teachers sa identifying the components. So, iniisa-isa niya kung ano lang yung pwede. Doing operation setups and maintenance of electrical wirings. So, kung ito ay pagkain, it's the same. You just limit and you just put the scope. So, in this way, instructors will easily let the students understand the lesson if they expose them the trainer. Kasama po sa trainer yung dimension. Kung simulator po ito or trainer, you need to put the dimension. The trainer's dimensions are as designed as follows. Yung length niya, yung width niya, yung height niya, ang floor niya ito, ang size ng board na dinevelop, doon po nilalagay yung mga etc. Ang ginamit ko po dito ay mga locally available materials katulad po ng plywood, balls, iniisa-isa po yung mga parts na ginamit kasi ito lang yung scope. So, pag binasa ng mangbabasa, ang scope and limitation, hindi siya pwedeng mag-expect na may robot dun sa loob kasi nakalagay sa scope kung ano lang po yung meron. Ano?
And huwag pong kalimutan, ang final statement po lagi sa scope and limitation, the trainer was developed or will be developed in your case. Saan gagawin? Kung sa mula na ikaw nangunguha ng mga gamit, ay doon ka gumawa, develop at. And do not forget, the study was conducted or will be conducted during the academic year. Ang gagamitin po natin ay di yung current academic year natin, 2024-2025. Naiintindihan po ang scope and limitation? Yes po, sir. Kung may tanong, mag-open lang ng mic. Sabihin nyo kung hindi ko po naiintindihan ang yung mga pinagsasabi. Okay lang yun. Next, the last part is the definition of terms. We do the definition of terms. We put it in chapter 1 kasi may mga technical terms na hindi maiintindihan ng normal na mambabasa. Ang target kasi natin ay kapag binasa ng walang background on your area, maiintindihan pa rin niya. So, kailangan ng definition of terms para makita na, okay, ang paggamit pala niya ng salitang electric fan doon sa kanyang study ay ganito ang ibig sabihin. So, meron tayong dalawang uri ng definition. We have the conceptual definition and we have the operational definition. And depende sa pag-aaral, minsan naglalagay tayo ng conceptual definition pero most of the time, ang nire-require natin ay operational definition. Anong kaibahan ng conceptual definition sa operational definition? Ang conceptual, ito yung mga definition na pwede nyong makita sa dictionary or sa internet. This is academic and universal meaning given to a word or group of words. Ang conceptual definition ay madaling maintindihan ng lahat ng tao. Example, motivation. Conceptual definition is something that causes a person to act. That's a general definition. Okay. Ito yung nagtutulak sa akin na gawin ng isang bagay. That's motivation. And we are using conceptual definition. When we talk about operational definition, paano nag-ooperate ang iyong word sa iyong study? Paano siya ginagamit sa iyong study? So it is a specific way or meaning used in the study. Example, pag ginamit ko ang salitang motivation sa aking study, hindi ito tungkol sa causes a person to act. Because operationally, ang ibig sabihin nito is the ability of the teacher to accomplish her task on time. So, iba ito sa conceptual definition. Kasi ito yung paraan ng pagkakagamit ko sa aking pag-aaral. So, pag nakabasa ka ng motivation, ang ibig sabihin nito, okay, ito yung abilidad ng teacher na ma-accomplish ang kanyang task on time. We do not care about other definition of motivation because operationally, ito ang ibig sabihin ko ayon sa aking definition of terms. Naiintindihan? Opo. Example, definition of terms. The researchers have operationally defined the following terms as they were utilized in the study. Aesthetics. Pag sinabi mong aesthetics, ang conceptual definition niyan ay kagandahan, no? Itsura, maganda. Pero operationally, aesthetics is used in this study to measure the device's ingenuity, the rigidity of construction, and simplicity of mechanism. That's operational. Breaker, ay ito po yung ginagamit po na ano, yung sa bahay, pang on or off. No, is the safety device that will prevent the passage of electrical current if it surpasses the necessary amount. This can be used by the students repeatedly. So, in this case, tingnan nyo, medyo conceptualized or medyo conceptual yung kanyang definition. Eh kung yung definition niya conceptually ay yun din yung paraan ng pagkakagamit mo sa iyong study, eh you can borrow that definition. Bulb. The glass portion of an electric lamp that sends off light when electricity passes through it when the connection in the trainer is made. So, array ay conceptual. Pero ito, this will indicate whether the connection is in the right position or not. Ito ay operational. So, mula dito sa taas, gumamit siya ng pure operational. Dito ay medyo pure conceptual kasi pareho din naman yung operational na pagkakagamit niya. Dito ay combination.
meron siyang conceptual sa unahan at meron siyang operational sa dulo. Okay? So, gagamit ka lang ng conceptual kung kinakailangan at kung ito ay pareho ng ibig sabihin kapag ino-operational mo siya sa iyong study. Gets or gets? May tao pa dyan? Yes, sir. Naintindihan niyo? Yes, sir. Opo, sir. Okay. So, we're going to see the SLSU patterns. Next po natin ay, so tapos na ang chapter 1, yun lang po ang laman. So maigsi lang siya. Sa pagsabit ng chapter 1, ang gusto kong unang makita ay ang title page. Yan. So ang title page po natin ay yung title, nakakapitalized ang title. Tapos kung hindi siya kaya ng isang linya, pwede ba ako dito? Underline. Kung hindi kaya ng isang linya at nagpunta sa baba dito, dapat siya ay naka-V. Paano ganda din magsulat? Pare. Yan. Dapat ay naka-V. Kung hindi kaya ng isang line, dapat naka-V. Dapat siya po ay naka-bold at dapat po siya ay naka-caps. Nagets po yun. Yes. May tanong. May tanong. Walang tanong. Ay, ano yun? May, hindi ko kayo nakikita. Magsalita na lang. Ano. Sir, ask ko lang po. Pwede po kayang gamitin yung ano, form po or PDF ng other student, yung mga gumamit na po nito. Yung format lang po. Tatanggalin po namin yung laman. PDF ang kailangan nyo? Kasi po PDF po yan nung pinasa. Parang kinonvert ko po sa Word para po magamit ko yung format. Kasi po, hindi ko po ba siya magawa sa phone na ano, nagbabago po yung okay. Basta wag niyong nakawit yung idea kasi yan ay pag-aari nila. At ano pa, ang danger kasi pag phone ang ginagamit, iba ang itsura pag pinrint. So, mas maganda kung ang ginagamit niyo ay laptop o kaya desktop. Kung wala, pwede naman kayong humiram sa library. Meron silang mga computers kasi nag-iiba siya ng itsura. No? Anyway, medyo very particular ako sa formatting, lalo na sa pag-sign ko dun sa signing ng director. Pag may problema po dito, ay di, hindi ko po yan tinatanggap. Ang next po natin sa title page, pero okay po yan yung sinasabi. Sino ba yung nagsalita? Si Lopez calling po, sir. Si Lopez. Okay. Ang next po natin ay diary. Pangalan. Ang pagsulat po ng pangalan ay mauna po ang given name, then middle initial, tapos po yung apelyido. Alphabetical po ito, ha? So kahit ikaw ang pinakamaraming contribution, kung ang apelyido mo ay ano, Zebra, ay nandun ko sa dulo. So, dahil Abadilla, nasa unahan siya, De Cozar, then Lopez. So, dapat po arrange ito alphabetically. Tapos, may pagitan po na isang space, isang enter, I mean. Mag-enter ka, then isusulat mo, Southern Luzon State University, Dual Training and Livelihood Center, Lucena Campus. Not bold, naka ano, normal face. Ibig sabihin, ang malaki lang yung mga first letter ng words. Tapos, ayan. May isa lang ditong enter. Then another enter, you write your course, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, then your major in Electrical Technology o kung ano man major ninyo. Enter ng isa, then May 2024. So ngayon ay October, probably November ang isusulat ninyo for the proposal defense. So November 2024. Eh ito pong pagitan mula dito hanggang dito. Yan, ito. Gaano po yun kalayo? Itong layo na ito ay nakadepende din eh sa last na are. Ang layo niya dapat ay yung tipong pag nag-enter ka ng isa, lalawit itong May sa kabilang page. No? Ganon dapat yung layo niya. Ibig sabihin, nasa pinaka-lower part dapat yung inyong date.
yun yung determination ng pagitan mula sa title papunta dito sa pangalan. Same po tayo ng margin na ginagamit. Ang top po natin ay 1 inch. Ang right side po ay 1 inch. Ang bottom po ay 1 inch. At ang left side po ay 1.5. Kung anong ginamit po natin sa rational. Naka-double space po ito. Then, you do your introduction. Sa introduction, ang ginagamit po natin ay Roman numeral. Chapter, malaki lang ay C. Then, Roman numeral 1. Then, introduction, capital po lahat. Then, may enter po na isa. Then, dun ka magsisimulang magsulat. Nakapasok po ito ng ano lang, yung isang guhit ng ruler. May word ba ako? Can you see my screen? Yes. Yes. Yung margin, yung pasok po, yung paragraph natin, di ba, naka-indent yan. Itong taso, hanggang dito lang siya sa, yan. Yung 1, 2, 3, 4, ika-apat. Kasi, 8 yan eh, hanggang dito sa 1. So, half. Then, kayo mag-susulat. Kaya tayo mag-next page. Yan. Tapos, naka-double space. Pakitandaan po ha, tingin sa screen, right-click, paragraph, all throughout, all throughout the document, paki-make sure na itong spacing ay zero, before and after, and your line spacing is double. Then, okay. Yan. Most of the time, pag gumagamit po kayo ng computer, pag nag-open kayo ng Word, ito ay laging naka-8. Yan. Naka-8 yung default. So, it goes like this. Yan. Mas malaki. Mas malalawak siya. So, be mindful that your paragraph should be spacing before 0, after 0, then double spacing. Yan. Ganyan. Burahin ko. Sana natatandaan niyo yung sinasabi ko. Naka-record dito. I'll be sending the recording afterwards para may mababalikan kayo. Kasi minsan, kahit naman itinuturo, pagdating sa papel, hindi pa rin na-accomplish. Next. So, goes lang din. Kapag may next na part na, katulad nito, may background of the study, may isang enter. Isang enter lang ito. Tapos ito ay naka-bold. Tapos, ang introduction natin ay page 1. Tapos, pansin nyo to page 2. Nakikita nyo ba? Yes, po. Page 2. Ang page 1 ay tinatakluban. Pakitandaan ha. Ang page 1 ay tinatakluban. Basta opening ng chapter, may taklob. Hindi ko alam kung bakit. That's the SLSU format. So, kung chapter 1, ito yung page 1, pero taklob yan. Then, page 2, dire-diretso yan hanggang makatapos. Pagdating ng chapter 2, di ba, Roman numeral, taklob na naman to. Then, dire-diretso lang sa page 11, etc. Tingnan niya, 9 pages yung kanyang chapter 1. So, na ko natapos. Kay background, so, sinulat nyo si background, dire-diretso. Yung pagitan ng bawat, ano, ito, yung pagitan ng paragraph to paragraph, wala yang enter. I mean, walang pagitan. Pagkatapos dito sa period, mag-enter ka lang, ito na yung kasunod. Unlike kapag next section, yan, may pagitan dito. Then, objectives of the study. Yung iyong mga objective po, kung yan ay may number, syempre may number naman yan. Dapat po yun ay nakapasok sa loob nito. Kung may sub pa yan, dapat nakapasok din. Then, enter ulit. Then, significance. Sa significance of the study, naka-highlight po ito. Lagi pong ganito ang format ha. Kung yan ay community man yan o market vendors, ay dito. The market vendors, comma, naka-bold. Hanggang comma ang bold. Then, da-da-da-da-da-da. Then, ito po ay semicolon kasi hindi po complete sentence itong nasa taas. Hindi pa tayo tapos. Then, naka-bold ulit, naka-comma, then semicolon ulit. Hanggang, ano ba yan?
hanggang makatapos po kayo sa dulo. Then may pagitan. Then you discuss your scope and limitations. Then may pagitan, then definition of terms. Ang definition of terms, ang tawag dito ay hanging indention. Pag hanging indention, sa halip na itong unahan ang nakapasok. Ang nakapasok ay yung ilalim. Ito. Yan. So, sa word, pag magta-type ka, sa halip na ito yung nakapasok, itong ilalim ang ipapasok mo. Yan. Para pag nag-type ka, ay magiging ganyan ang itsura. Yung ilalim ang nakapasok. Naiintindihan? Opo. Yes, very good. Tapos naka-bold. Tapos hindi sa ano ha. Usually kasi lagi nilalagay aesthetics, comma. It is used, hindi ganun. Ang expression natin ng definition of terms ay diretsong sentence. Para aesthetics is used in, breaker is the safety, bulb is the, diretso sentence siya. Tuloy-tuloy. Eh, paano po namin malalaman kung ano-anong mga words po yung ilalagay namin sa definition of terms? Ang una, titingin kayo sa inyong title. So, kung ang title ninyo ay tungkol sa building wiring installation, meron ba gadini? Yan, trainer yung kanya. So, i-define mo yung trainer. Tapos, tingnan mo yung nasa objectives mo. Meron dong mga ano daw, to test the acceptability in terms of aesthetics, etc. Lahat ng nandun na variable, i-define mo siya. Kaya dito may aesthetics, may economy and costs, educational applicability, functionality, yan. Tapos lahat ng parts ay i-define mo. Kung foods yan, palatability, i-define mo. Texture, i-define mo. Color, i-define mo. Yan, etc. Eh, syempre, kung yan ay ano, halimbawa, mimosa pordica, o ano yun, i-define mo. Kung anong pagkain yan, anong prutas yan, you define it. Ano pang nakalimiton ko sa formats? Short ito ha, short bond paper. I advise kapag po kayo ay maggaganari, maglalagay na kayo ng references, ilagay nyo na po sa dulo ng chapter 1. Mag-ipon na po kayo ng inyong references para hindi po tayo mahirapan pagdating sa dulo. Look at the references. Ay. Yan, nasa last part. Magsulat na po ng references. Kapag po may link, make sure po na ang mga link po ay active. Yung pag-click ay makikita o mapupuntahan. So, hindi pwede magkatapo ng references at hindi rin po pwedeng baguhin ang date. Kasi minsan ay kailangan ay 5 years lang from 2024, 5 years back. Ay ang nakuha mo yung 2001, ay i-edit mo to, ay hindi po pwede. Kasi i-verify po ito. Dapat pag-click ko to, lalabas yung references. Tanong. May sino 'yon? Magsalita na lang, hindi ko nakikita. Sir, paano po takloban yung sa may chapter, yung very number po sa chapter? Kumuha ka ng papel. Wait lang, I'll show it. Control N. Yan. Una, ang problema mo ay gumawa ng page number. Ano? Ay di i-double click ang taas for the header. Then, insert. Page number. Ito. Yan. Nakikita nyo ba ga? Yes po. Okay. Select page number. Medyo limited yung paraan ng paglalagay ko kasi ito ay MacBook. So, yan. Goes like that. So, you have the number. 1. Times New Roman ang ginagamit natin. So, di ba pag nag-open ka, kalibri ang lumalabas? So, you need to change it into Times New Roman and make sure sa ay 12 ang sukat. E di, balik na tayo sa document. So, meron ka na ditong page 1. Then, mag-enter ka.
you go with page number 2. Nasa na? Ay, nasa 4 na pala. Ito, page 4 na ari. Ang totoo, ay, ang ginagawa ko dyan ay nilalagyan ko lang yun ng box. Sa page 1. Kung may ibang paraan yung mga computer programming para magawa yan, I believe meron, pero para hindi magulo yung buhay ko. Nilagyan ko lang ng box, kinukulayan ko ng puti. Ang fill, shape, fill, white, line, color, white, then wala na yung 1 mo, pero nandun pa rin si 2. Okay? Okay po, sir. Thank you po. Ano pang tanong? May tanong pa? Kung wala na, proceed ako sa payment. No. So, this is the proposal defense fee per student. Ang research advisor po natin sa defense ay babayaran po natin ng 100 pesos. Medyo nakakahiyaan kasi 100 yung ibabayad mo kay advisor matapos mo siyang abalahin from chapters 1, 2, and 3. Hindi lang chapter 1 ha, chapters 1, 2, and 3. And other things. 100 yung ibabayad mo sa kanya. Kaya kung may magpo-protesta, ay di huwag ka na mag-defense, no. Kaya naman kay advisor kasi dun sa 100 pesos. Hindi rin naman ako nag-increase for the 100 pesos kasi ito yung existing policy na meron tayo sa SLSU. So go with the flow lang. Kung 100 edi 100. Kung may technical advisor ka, in-advise kita na magkuha ng technical advisor, magbabayad ka rin ng 100 sa kanya. Kung wala kang technical advisor, ay di, wala na tong 100 pesos na to. Then, yung member ng oral examination ay 45 pesos. Yung pagbabasa niya, ibabayaran natin ng 45 pesos. Yung panel number 2 ay 45 pesos. At yung chair ng panel ay 60 pesos. So, kung kompleto, may technical ka, ang babayaran mo ay 350 pesos per student. Ano po? So, kung dalawa kayo sa grupo, si research advisor ay makakakuha ng 200 pesos kasi dalawa kayong membro for a particular paper. Same with technical advisor. Then, si member ay makakuha ng parang 90 kasi dalawa kayo. Kung tatlo kayo, ay di mas malaki yung makukuha niya. Pero kung dalawa lang, ay di 90 lang. So, si chairperson ay 120. So, 350 per student po ang ating magiging contribution. May violent reaction, magsabi lang po kung walang pambayad, pwede naman pong bahiramin. Okay lang ba, Ari? Opo. Yes po. Oh. Okay, sir, yan po ay, yung 100 po, sir, ay from chapter 1 to 3 lang po. Lang. Chapters 1 to 3, tapos tapos na ang research 1. Tapos ano? Sa 4 and 5 po ay another 100 po ulit. Aba, hindi. Pag chapters 4 and 5 na at kumpletong papel, cover to cover, ito ay nagiging 1,000. Okay? Pero yun ay sa next semester pa. Ano? So, sa proposal ay yun na lang muna. Wait lang ha. Mag-start presenting ako. And of course, may foods. Yung isa ay payment for the panel, tapos yung foods. Dahil medyo matrabaho yung pag-aasikaso ng foods, ay di yung in-advise ko sa officers, next defense, kanya-kanyang food. So kung na-assign ka ng umaga, magpapa-breakfast ka. Ang papakainin mo lang ay yung panel mo, tsaka yung advisor mo. So, 3 panel, tapos kung may advisor ka at may technical advisor, ay di 5 yung iyong pakakainin. Kung napatapat ka ng merienda, ay di merienda ang ipapakainin nyo. Kung napatapat ka ng tanghalian, ay di magpapalunch kayo. Huwag naman kayong magpa-merienda ng Sky Flakes at saka ng Sesto. Ano, para namang mga Tinder yung mga panel members. No? Basta may problema kayo sa pera, ay di sabihin nyo lang po sa akin. Eh, paano po yung natirang pera? Ano pong gagawin doon? Eh di, ang sabi ko sa ating officers, yung natirang pera ay di pang bili ng mga other things katulad ng mga fruits, yung mga kutkutin, yung mga kutsara, tinidor, yung pangbili ng kape, tubig, etc. Yun naman ay i-re-report din po sa inyo ng ating treasurer kung ito po'y mauubos para sa
proposal defense. Ano oras na? 8:22. Question. Wala. Walang wala tanong po. Yes, Alvero. Good doctor. Ah, good evening po. Sir, ang tatanong ko lang po sana is ano, pinapatanong po kasi ng pag yung gusto po sana namin i-advisor bago po siya umuo ay itanong daw po muna namin sa inyo kung kailan po kaya yung initial date po. Depends po. Initial date? Sino yan, ma'am? Ay, wait lang, mag-stop recording ako. Huwag mo muna magsalita. Okay po. Stop recording.